And ito, first series natin, Lotak versus SGD. Ang mga balas Urbs together with Rain at game number one. Sisimula na, pero ito naman, Lotak, Earthshaker, Weaver, Ogre Magi, isa naman na SGD, Undying, Necrophos, and Clockwork. At, wala si Galbs. Wala si Galbs. Guys, dahil may emergency, kailangan niya puntahan si Ate Marge. Pero Lotak versus SGD nga yung ating first game. Lotak, kinuagad yung kanilang specialty na Earthshaker Weaver combination kasama yung Ogre Magic at Leshrac. Pero SGD naman, pwede sila mag-draw strat dito. Meron silang Undying, Necrophos, Clockwork, at Draw Ranger. Pero so far, dalawa pa lang yung mag-benefit dito sa aura ng draw side ng SGD. It's only the Necrophos. At hello kay Jeff A. What's up sa'yo? Morning here in Dubai. Best of two lang to, di ba? Best of two. Yes, sorry. Best of two lang. Bakit wala nag-expand lang po sila Kuya Nick? Ralph hates you. Galit na galit sila. Pero dito naman, Lotak. Last ban ng Lotak. Sino kaya? Tignan natin, Lotak. Yes, GD. Kala ko naman yung laro kanina, mag-Admiral yung mauuna. Yung pala Lotak. Bukas pa yung Admiral. Bukas pa yung... Ano yung Admiral mamaya? Ano yung Admiral mamaya? Ark. Sinong kalaban nila? Ark. Ayun. Pero Flames Cup yun, di ba? Ibang cup na. Pero last na, ayun ko, anong meron lang kay EO? Walang disable. Wala nga so far. Wala pang disable. Pero meron naman silang ano dito. Meron silang Clockwork. It has a battery assault. Meron silang Necrophos, kaso karit yung gagamitin nila dyan. Kailangan nila mag-commit dito kung gusto nila mahuli yung Weaver. Meron din namang Silence na manggagaling din sa Draw Ranger. Meron namang sure, hindi naman ganun ka-sure, pero meron pa rin huling dahil nga dun sa karit ng Necrophos. Magandang initiation na lang din na manggagaling dito sa Clockwork yung kinakailangan nila. So far yung Lotak naman, kayang-kaya naman nila basagin yung Tombstone dito ng Undying. Kaya nga lalo na may pang kite out sila dito for the side of Lotak. Pinitin natin, last ban nila will be the Visage on the side of Lotak. Isa sa mga pwedeng kumumpleto dun sa draw strat. At medyo mahihirapan sila kung babasagan lang sila ng babasagan dito ng SGD dahil ngayon, meron naman sila magandang pang-clear ng wave, pero I think hindi siya ganun ka-enough kung masyado ng marami yung mangungulit sa kanila. Lalo na meron pang pandagdag sakit din ulo dun sa Weaver kung mabutan siya ng Visage Familiars. Pero ito, Lotak. Again, this game number one. Maganda nga po sa inyo. Wala po si Calbs. Ako muna mag-i-stand in for Tito Calbs. At umagana ba SS ni Leshrac sa zombie ni Undying? Tignan lang natin. Sa Twitch chat. Teka lang. Ewan. At dito, last ban sa side ng SA Flame Cup. Hindi, okay. Ako nag-lashrock kaya hindi ko kayo masasagot. Boss Orb, sabi mo, G-gym ka na. Nag-gym na ako sa panaginip ko. Pero no, physical lang sa zombie, no effect magic. Sabi ni Lola Bay. Mag-gym ako because... Hoy, huwag kang chusera. Lagi ako nag-gym, lagi ka wala dun. May reason ako. Sumbong pa kita kay coach eh. May reason ako. Kaya mag-gym ako this week. Wala akong damit na pamalit. Damit na maglalaba pa lang ako mamaya eh. Lalabang ko pa lang. Babati naman dito from Qatar. Ayan si King Harold X, pati si Ashong Salungat. Shoutout sa mga Guardians Hard Rock Chapter, Jeddah, KSA. Thanks. Hello pala kay Prince Lian. Hoy Glenn, paramdam ka naman. What's up? Jack Dotto. Hello dito. Wala eh. Mga lang kasi naka-jacket. SGD pero going for the last pick na Wind Ranger. Maganda rin siya nahuli against dito kay Weaver. Sa tingin ko, Enough naman. Pwedeng maging enough yung damage sila. Pero para sa SGD, dahil nga draw strat yung pinili nila, kailangan pa rin nilang ma-hit yung tamang timing nila kung gusto nila mag-work yung kanilang lineup. Mahirap din paabutin ng late game to against SGD. Mahihirapan sila against Lotak. Pero ba't nag-freeze? Double check nyo. Refresh nyo lang kung nag-freeze yung stream. Pero so far, wala naman kaming drop. Laming drop. Zero drop. So okay on our side. Pero last pick sa side ng Lotak. Sino kaya? Pabati naman kay Sir EJ po, sabi ni Method 21. Shoutout po sa Team 10K
ko. Salamat po. Sabi ni Terence Romeo 5699. Bate Boss Orb, dito ako sa IT room nanonood at tinakasan si boss. Huwag mong takasan yung boss mo kung ayaw mawalan ng sweldo. Pero last pick sa side ng Lotak, Templar Assassin. Templar Assassin for 2-1. So, kompleto na ating draft. We will head ourselves into the game. Best of 2, game number 1, Lotak versus SGD. Draw strat, magwawagi ba yung draw strat dito ng SGD or ma-turn down sila ng team Lotak? Necrophos naman, sobrang lakas yan sa mid lane. Eh. Nagagamitin nga dito ng Jonas. Nas Jo on the Necrophos pala to versus Templar Assassin. Shout out naman kay Kang Kong. Kang Kong. Ayun o, Kang Kong. Kang Kong. Ayun pala, laki-laki na yung pangalan. Shoutout dyan kay Kang Kong. Umakit ka daw kahapon gamit hagdan? Oo, kahapon. Kasi, kasi sira, hindi naman sira. Hindi na ako pinaakit nung guard. Sabi nung guard, sabi niya, huwag ka na umakit sir kasi baka mag-stuck yung elevator. So, nag-stop ako. Daw talaga yung elev. Kaya nga, buti na lang nag-cast rin si Calbs. Kahapon. Yun nga, ang hirap. Ayoko umakyat. Diyos ko, pagdating ko ng 12 to 13 floor, humiga na ako dun sa sahig. Sobrang di na ako makahinga. Problema, pag-akyat ko, hindi tubig hinalap ko. Hindi tubig hinalap ko. Pero yan, shoutout pala kay I am Jen TX. Hello sa'yo. Shoutout naman po from Dubai. Wala lang dito naman ako sa Makati. Alam, magpa-shoutout sa Dubai sa Makati. Pero sinong nasa Dubai? Pero yan, pakilala muna natin na yung ating mga players. Free. Yan. Ops, fever. Yan. Pakilala natin yung mga player natin. For the side of Lotak, Yamate on the Ogre Magi, Ohio on the Leshrac, AU on the Earthshaker, Raven naman on the Weaver, at Chuan on the Templar Assassin. Para naman dito sa SGDM, CY sa kanyang Drow Ranger, Nasjo sa kanyang Necrophos, si Janwell sa kanyang Undying, si Shank sa kanyang Wind Ranger, si Kirito naman para sa kanyang Clockwork. Ito, game number one. Magsisimula pero quick pause muna for both sides. Hello kay Minos Black. Hello sa'yo. At Maestro Raven. Nice Radiologic. Uy! Alam mo yung shirt mo, Radiology. Mm. Kailan kaya? Shoutout kay Saro and Jen Clothing. Yan, doon ko nabili yung aking shirt. Actually, binili ko rin yung kagaya ng kay Calbs, yung Radioactive. Tapos binigyan nila ako ng libre na isa pang shirt. Magkano yung shirt ko? Magkano shirt? 450. Oh, sana. Ano Boss shirt, kailan laban ng TNC? So far, wala pang laban TNC. Pang TNC ngayon. Balok PC. Huwag nyo sisihin yung PC, yung internet connection. Yung PC, only in the Philippines. Pa-function yan. Yung ano yan, yung internet connection ng problema. So, good evening, good afternoon, maulan na hapon sa inyo dyan. At hello, nakareconnect naman kaagad at G-sorry na nga daw, sabi dito ng SGD. Ay, SGD pala yung nag-disconnect. Sisihin nyo na yung internet ng PLDT. Uy, bawal yun. Bawal pala. Bawal pala yun. PL, walang na natin ituloy. Laki na nga talo ko sa TNC. Hindi laging panalo TNC. Remember that. Hindi laging talo. May talo, may panalo din tayo dyan. Pero laki, 3-0 pala kahapon. Kaya sino ba nag-gast kahapon? Pero dito, bottom lane. Binabo na natin. Nakahabol kagad nila dito si AU, ah. Shaker, Wind Ranger, and the Undying on the bottom lane. Multitasking, watching while working, pasilip-silip, sabi ni Jeff. Eh, maganda yan kung gusto mong mata. Malapit na mag-disband Liquid, sabi ni. Wala pang confirmation. Kailan na laban at next week daw? Tapos si Calbs nung nag-brand out. Ah, okay. Ayun, time na laban pala ng TNC, nagwo-wombo radio pala ako ng time. Nunod nga pala ako sa studio. Pero mid lane natin, it's Chuana against the Necrophos. Hindi naman masasaktan masyado dito si Necro. Good luck sa Lotak. Sabi ni Tossing, good luck din sa bet mo kung meron ka man. Alam ko, may mga bet lords dito. Pero, uy, Raw Ranger. Top lane, tipig agad siya. At Undying ni MCY or ni Tino together with Jimwell against Ohio on the Leshrac together with Yamate on the Ogre Magi.
Out muna sa bet. Sabi ni Jack Dotto, naubusan ka na ba? Dapat kasi, nilalagay, sinisend mo na lang kay Rain, sinisend mo sa akin, ganun, para hindi ka ma-out sa bet. At least, nakatulong ka pa sa kama, pero joke lang yun. Pero ano opinion nyo sa bagong alliance? I haven't watched the new alliance, pero kung sila-sila pa rin yun, sila Mickey, I haven't watched yung latest. Pero dito, tingnan natin, mid lane matchup natin, yan, 2-1. Oh, tanggal kagad yung refract niya. Nasjo as the right click against the Templar Assassin. Panalo sila sa tournament. Sila Rain. Lilipad yan si Rain. Lilipad yan. Nawala forever ni Raven pero to mid lane. Medyo nahirapan siya dito Rain. 2-1 on against sa Necrophos. Mahirap talaga kalin yung Necrophos. Nakaka-bad trip pass in. Tanggal-tanggal yung refraction niya. Pero dito naman, creep wave pull. Napigilan dito ni EU against the Clockwork. At dito sa may bottom lane. Balik tayo yun. Double creep wave na sila dito. Sila paring Lotak. Naman, bottom lane. Weaver, magtutuloy-tuloy yung farm. Wind Ranger continuing the harassment on to Raven. Wait lang, dito sa may taas, Jimwell dropping low, first blood ba, makukuha ng Lotak, and yes, first blood, mapupunta kay Ohio. Yung patch din na yung kalane, lalo na pag may kasamang Ricky. Nakaka, high solid. Pero ano palang role ni Ishina nung nag-laro? Post 4 patch, nag-patch siya. Hindi. Sa, ano lang yun, sa scream. Dito naman sa may mid lane, mukhang may rotation na magaganap nandiyan na yung Clockwork. Naka-haste rune. Pero yan na, yung battery result. Binigay na, 2-1, makakapalagwa. 2-1, wala nang kabuhay-buhay. Napakasakit, pero ayun pa yung refraction niya. Enough ba to save his life? Pero makakaligtas pa dito yung Clockwork. Saktong-sakto lang yung pagkakuha ng haste rune para naman masecure yung kill dito sa Templar Assassin. Good rotation coming from SGD. At maganda naman yung nagawa nila. Raven naman, ang lalim dito niya, paring Raven on the Weaver. Pero knowing naman meron siyang level 2 na Sukuchi. Safe na safe siya dito at tiklan ako. Dito naman sa may top lane, grabe yung pasukan nila dito. Pero Earth Split tumama dito kay Drow Ranger. Tino, nasa delikado yung burn nung Ogre Magi. Ang sakit-sakit. Habang ito naman, body blocks, itutuloy pa ba? Mukhang yamate. Konting harassment lang. Dito naman sa may mid lane, Nasjo naman yung nakaharas dito with the side lane sa may top. Nakakuha pa ni Yamate sila Jimwell. Dalawa kagad na ako. Janwell, nakakuha kagad. Sino si Jimwell? Jimwell. Hindi ko alam ba Jimwell tawag ko, pero dalawa nakakuha nila. Nagsistand in ngayon si Samage para sa detonator. Kasama si Bimbo. Ito, bottom lane. Raven with the 14 last hits, Templar Assassin 17 at yung nakasabay. Pero ito, medyo malalim lang naman dito si Yamate. Medyo makunat-kunat na yung Ogre bago may takedown nila. Ayan. Paul Jan na Santo Cruz, 1109. Shoutout naman, Boss Orbs. Hello sa'yo. At magandang hapon. So far, yung Lotak ngayon, 3-1 against SGD. Kailangan na masolusyonan to ng SGD, lalo na kung draw strat pa sila. Kailangan nila dito mabigyan ng space yung Draw Ranger na napapahirapan din sa top lane. Pwede ko rin sigurong sabihin na dapat mag-rotate yung heroes rin na SGD papunta sa top. Para pero mid lane muna inuuna nila. Shiyawa na naman dito. Battery, pero makakatakas muna yan. Takas nga lang at another attempt to take out the Templar Assassin sa may mid at Clockwork na, sayang lang naman yung ikot niya. Pero nagulo niya naman yung buhay ng Templar Assassin sa mid. Kapag napag-rotate sila na maganda dun sa top lane, pwedeng-pwede kasi silang pumasag na rin ng tower afterwards. Shoutout po, taga Victoria, Laguna. Sabi ni Renzo Lee, 21. Uy, taga Laguna pala to parin. Wait lang, mid lane, eto na naman, Necrophos. Hindi ko alam kung anong kailangan mong gawin para lang hindi mabawasan against Necro. Sakit pa rin kalin. Pero ito, nandito na kagad si EU at mukhang may rotation attempt naman sa side ng ng Lotak. Wait lang, Clockwork. Nakabang na rin dito at dalawa yung nagkaikutan habang nakaramdam na kagad dito si EU. Tigil na lang. May awards naman sila dito sa may reverse side. Sa may top Ogre talaga, medyo makunat-kunat na, hindi nila makagawang ma-pick off. Next week, laro ng TNC ayon sa Liqui. Yan, check nyo Liqui. Meron yan.
Kailan ba laro ng TNC? Next week, check nyo na lang po yung TNC. At nga sa ngayon, wala. Pero yun lang, lumaban. Nandun yung Fisher Black on to Yamate. Pero ito, Earth Split umabot at mukhang mabibigyan pa dito. Pero nandun yung Soul Rip. Pero Janwell, makukuha dito ng Lotak. Hindi na good lane yung top lane. Pinakamagandang gawin na lang dito ng Drow Ranger is mapilit niya makuha yung kanyang level 6. Pero Clockwork, nandiyan na rin sa top lane. Bumalik na rin yung Undying. Pero dito naman, gumugaw sila. Lumalaban pa rin yung napakakunat na Ogre. There goes the stun. Pero yung Earth Split, umabot. Dito kaya Drow Ranger at Drow Ranger. Tino, makukuha nila. Lumalaban pa sa dulo. Ito si Yamate. Pero Yamate will be taken down by the Undying. And the two rotation dito sa may top lane. Magtutuloy-tuloy. At mukhang maaawat na rin sa wakas after mailupag yung 2. Wala kasing roster lock. At hindi pa rin, sa tingin ko, hindi pa rin sure yung mga teams. And alam ko si Ohio is nakalock pa mismo sa LFY. Lang LFY pa. Boss, Pinoy ba player? Yes, Pinoy pa player ng SGD. Kelbs 006. At si Yamat, napalipat na dito sa mid lane. Oo, sa Ionic Trap. Itong si Akirit still at level 3. At Necrofrost naman. I think now at level 6, ready na yung current dito ng Necrofrost at simula na kung makahuli ka, ready ka na mag-Facebook. All Pinoy, yung SGD, kagayaan sinabi ko, onti na ang mga All Pinoy teams na tier 1. Ayan. Rudo, Dota 2 scene. Tanggal na ba si Dan? Hindi tanggal si Dan, nagpapahinga lang. Isipin nyo, ilang gabi din nag-stream yun, mapapagod din yun. Pahinga-pahinga din. Nagpapahinga din kami. So, nagpahinga lang siya ngayon. Mamaya, magkakas. Hindi mo kami nabutan magkas ni Dan kagabi. Nagkas kagabi si Dan. Hindi lang, pero hindi na siya nag-stream. Kasi gusto niya daw magpahinga. Pero dito sa may mid lane, tinulak na naman. At kinulik dito si Templar Assassin. Ang top lane naman, Ohio. Ito yung pressure na binibigay nung... Sure ka ba dyan? Pero, uy, tinry pa rin nila, nilaban. Tomb na ilatag, pero maedyo masakit yung damage ni Leshrac. Silent is there. On to Leshrac, pero Leshrac will take down. Ito nga si Jimwell, pero dito naman, kapalit ng buhay ng Leshrac. Karit, ibibigay nga lang dito kaya EU is out. At Yamate naman will safely TP out and 2-2 fall. Sa side ng Lotak Raid. Naging overconfident rin siguro doon yung Leshrac dito ni Ohio sa may top lane. Hindi niya inaasahan na pwedeng mag-rotate doon yung Necrofrost na maganda rin naman yung laning. Naging laning kanina doon sa may mid lane. Pero good rotation coming from SGD. Nakabawi sila kahit papano doon. 6 and 4. 1K. Naka... Ay, naubo ah! Pero ito na, 6 and 4, 2K. May stocks ba yung TA? Yun, libreng foods at pakain para dito kay Templar Assassin. At Templar Chuan is now at level 8. Pero wala pa tayo nakitang heavy item dito to take down or to fight off against SGD. Pero ito naman yung Weaver. Pawai po. Pawai. Papin.y. Thank you. Ngayon, so network. Leading si Ohio dun sa may top lane. Napakaganda nung naging lane niya doon. Sabay nakakuha pa nga siya ng kill. Nandito naman bottom lane ni Raven. Third to the net worth on the Weaver. At eto si Ohio. Grabe, ang lalim pa rin. Pinapasok niya. Jimwell, mauhuli na naman. On the Undying. Na-force out nila yung TP dito kay Ranpo. Tanong, makakatakas ba? At nakatakas nga dito si Ohio. Wala naman kasing papatay sa kanya eh. May papatay lang sa kanya pag nag-rotate yung SGD. And kapag nag-rotate yung SGD, syempre, meron at meron mga lanes na ma-free up dyan para mas makapag-farm yung Lotak. Pero ito, bottom lane. Yun lang nga yung sinasabi ni Rain. It's a space for Raven since yung Wind Ranger nga nailipat sa may top lane. And pilit na to yung Drow Ranger. Kailangan niya muna makuha yung level 6 niya kaya mag-stay muna siya dun sa farming site ng SGD. Si Raven, double damage. Pamakuha, pero stun ni Ogre. There goes si Yamate. Naiwan na naman sa harap ni Ohio. Ohio, Gozaimas talaga. The hook shot tumama. Plus, the Cogs will take down the Leshrac. Templar Assassin, lumalaban. Nandiyan na rin si Raven. May double damage pang kasama, pero enough ba yung wind run ni Wind Ranger? At mukhang tuloy-tuloy yung pang chase ni Raven, pero the Wind Ranger will eventually fall. Ito sa ating 10-minute mark at 10-5 na for the side of Lotak.
Yung Lota Crane kasi dito, maganda sa kanila. Kahit napapatay dito si Ohio, siya naman yung highest net worth. And kahit mamatay siya, lagi halos dalawa or tatlo yung kapalit niyang heroes. Sulit na sulit nga yung ginagawa ng Lotak every movement. Pero now, Lotak sitting at a 4K net worth lead. At Raven will now go back to the bottom lane para makapag-farm. And now, tatlo sa net worth ng Lotak na mumukadkad. It's Ohio and Templar Assassin at eto nga si Raven. Naman si i-stock muna pero Ohio tuloy-tuloy yung lane niya dito. Tap mo nga Ohio, gusto niya na talaga i-take down tong tier 1 top tower and magtutuloy-tuloy pa rin yung side ng Lotak on the aggression against SGD. Ito naman mid lane Templar Assassin. So, Templar Assassin mukhang didiretso muna ng Desolator. And then, Raven, another on the bottom lane. Solo killing the Clockwork. At ito na yung ginagawa ng Lotak. Nabibigyan sila ng space pero Jan Mueli nakahabol dito ng Templar. Enough mind damage. Yes, it will be enough. At meron pang backup pero hindi na kinakailangan. Kukunin niya na lang yung stacks niya. Pwedeng-pwede na siya magkaroon ng Desolator dito. Ito on the mid lane. Nasjo, nakabang naman. Pero yun nga, nakabawit, nakapalag na rin dito yung Templar. Pero may narinig ang hookshot sa may gilid. Bam! Nandun yung sayang, pero naku! Si MCY na naman! Tuloy-tuloy yung habol dito sa may backlines. Raven, pinabayaan na nga lang itong si MCY. Pero Yamate, hahabulin. Pero ito sa likod, may backup na kasama. Lalo na si Chuan on the Templar. Grabe na yung damage yung Templar rin. Level 9 pa lang si Nastro, level 12 na 13 or 12 na dito si Chuan. At pwedeng-pwede na nga siya magkaroon ng Desolator, pwedeng-pwede niya kuhanin yung stocks niya. Raven naman, balik lang sa pag-farm. Pero ito Nastro, level 10, delay ng 2 levels away. Pero itong Templar Assassin, make it at 3 levels away against the Templar at Lotak. Dami niya masyadong stocks, sabay magkakaroon pa siya ng Desolator. Sobrang bilis niya lang makukuha yan. Templar Assassin now heading straight for the Blink Dagger after no kanyang deso pero top lane Ohio trabahong totoo Fisher tumama and then the Echo Slam sa mukha ni Windranger pero enough with the sustain coming patay si AU. Pero AU mamamatay muna Ohio no choice but to TP out at SGD will get a one abang dito naman oh nandun yung Ignite pero hindi na tinuloy since may Ghost Shroud nga dito si Necrophos. Yun sa Lotak naman siguro, masyado sila nagko-commit sa mga towers kagaya na nangyari dun sa may top lane na napatayan sila ng Lestrak. Ngayon naman, na tinry naman nilang kuhanin kaso hindi naman enough yung pagkuha nila dun sa kill dahil nga hindi naman ganun sila kabilis rin mag-burst and napatay nga si AU. And now we got the 6K network dito sa side ng Lotak. Lotak dictating the pace pero merong stun umabot kay Clockwork pero Clockwork wala siyang maharangan ng power cogs. Yun nga lang nagapangan ng EP si Ranpo and then buhay na buhay pa pero ito humabol sa may likuran. Undying is down, make it damay, a 2 year dinamay na pati si Windranger and etong Lotak now instantly sabi mo nga nakakakuha sila lagi ng 2 kills pero mukhang may susunod pa sa hukay. Nasjo inabutan pa lang Fisher and Nasjo is down. 2-1 now on a killing spree and a 3-2 fall sa side ng SGD. Pwede na sila mag-transition nito Roche. Sobrang yaman dito ng TA, meron na siyang Desolator, enough na rin yung damage na nakasama niya si Raven sa kahit nga mag-isa lang siya, kayang-kaya niya kuhanin dito yung Roshan. Nasaktuhan pa yung timing na napatayan pa dito ng maraming heroes yung SGD, kaya mukhang free Roshan lang to. Hindi rin naman ganun ka-enough yung pwede nilang gawin. Yay! Yung nag-try pa na sumubok. Nasaktan at nawala at nabura sa wala sa oras. Pero siguro kahit madelay nila to, yung Templar Assassin sa pagkuha ng Rosh. Ayan, kukuha muna nga sila ng Bounty Rune. After nito, kapag nagkaroon na naman ng clash na maubos sila, pag nakuha na naman sila ng Roshan dito, pwede magtuloy-tuloy sa objectives itong Lotak. 17-9K Lotak. Tingnan natin kung kaya pa bang habulin to ng SGD. Now, Templar Assassin with the enough snowball potential, lalo na meron ng Blink Dagger. Paano pa kaya gagawin dito ng SGD?
Sa akin, kahit sino naman manalo, yung isa naman merong representative pa rin ng Pinoy. Nandiyan naman si Raven sa si Ayo. Pero Ayo, yun lang. Nakakuha nila si Ayo dito. Pero good kill na rin for the side of SGD. And much needed kill nga yun since nahihirapan at nahuli na nga sila with their draw strat. Pero to objective, taking down the tier 1 na bottom tower in exchange for Roshan. Yung mangyayari dito rin. Eto. Wala na silang magagawa eh. Kung hindi nila iti-take yung objective na yun, hindi rin naman nila kayang lumaban. Pero sa tingin ko, pipilitin nila eh. Dahil yung clockwork, pwedeng-pwede siya mag-hookshot in. Diyan. Pero hindi na siya aabot. Tagal ng TP. Baka madamay lang sila. Pero oops, may makikita na naman dito. And the biktima ng paputok, Ogre Magi. And Chuan. Followed up by Chuan. Two hits against the Undying. Hindi maglalaro TNC next week, papo TNC. Pero itong tier 2 top tower, handa nang kunin ng Lotak. Hindi natin kung matutuloy. Pero pang, may pang zone out, may pang box out na sila dito. Itong Ogre Magi pala, may mamatapang na eh. At hindi na makalapit kaagad si 1-1 ba naman yung buhay niya? Ang kunat ng batang, oh, laking bonakit yan si Yamate. Pero dito naman sa may... Si Boyet. Op, run po. Na-try mag-attempt. Wala, hindi kaya. Kapag tinry niya, nakita niya, ang dami heroes doon. Pero oy, nandito si Windranger, tinry pumalag, there goes the focus fire, Yamate, medyo makunat, medyo matigas, pero yan nakagat, si paring Ayo, saving Yamate, on hindi time. Hindi nag-connect yung hookshot. Yun lang, power shot, wala din tinamaan, pero nakapag-shrine dito yung sign ng SGD, Leshrac, naiwan sa gitna ng gulo, at nadelikado, pero force stop, nakaangat pa, tinry humabol, kalpot yung isa. Pero ito, humabol, si Rad po, with the win, win gandang Fisher block. The block is real for the side of Lotak. Namatay pa rin. Unfortunately, nahabol pa nga lang din nila doon si Ohio Rain. Grabe naman dito. Oh. Matatali, Ben. Natali. Mukhang patay na to. At AU, so long and goodbye. Pero Echo Slam. Napag-Echo Slam pa. Mabawi pa si paring AU. Naiyo sa puno, pero ito, Iyo lumalaban pa rin, fighting for his life against two. Pero unfortunately, he will fall as well. Pero good attempt na rin for Iyo and Rain. Sobrang... Ganda nun ah. Nakakuha pa siya ng kill doon. And yung buhay niya kapalit ng offlaner dito na SGD. SGD, kailangan nilang makahanap ng way para makabawi dito. Siguro subukan nila na mag-smoke, na makakuha sila ng kill. Pero kasi medyo mahirap, or try nila kung mabibigyan pa nila ng space yung Draw Ranger na kahit paano makabasag para magkaroon pa rin sila ng pagkukuha ng dito ng resources. Dahil yung mapa nila medyo lumiliit na para sa kanilang lima. At habang lumiliit nga yung mapa, lumalapit at lumalapit na itong Lotak and Templar Assassin. Now, sabihin natin mataba na talaga. Oops. Nas Joe naman, Nas Joe, wala siyang magawa. Yule Scepter pa lang yung binild niya dito rin. Kulang na kulang. Pero ito naman, may makikita na naman patay. Naabutan pa. And the stun will connect. The swarm is real. At ito na si Raven with the damage. Raven now on a killing spree. So, mukhang hindi pa sila tapos. Aggression ng Lotak heading for the tier 2. And SGD, how will you able to defend? Pero hindi, wala silang magandang pang defend, oh. Tayo na lang, tayo gaming na lang dito yung SDD. Pero ito, merong silence, karet na ibigay si Raven. Raven nabigyan, pero ito, sunod-sunod yung kill dito. What? Aegis advantage, nakuha ng SGD. And ito na yung second life, makakatakas ba? Pero the four stuff up. Nakaligtas pa dito si paring Iyo. Pero Yule Scepter catching up the Templar Assassin. Silence will be laid down, pero nahuhuli ng Earth Split. Clockwork is dead. Two heroes to fall on the side of Lotak, but the Jace is onto the side of SGD. Pero SGD, lumaban si Papa na multicast. Uy! Pero dalawa! Dalawa na naman yun. Nakakuha nila, pero yan na si Iyo. Here comes Ohio. There goes the sustain coming from the Necrophos. At mukhang tuloy-tuloy ang habol. Galit na galit bumawi yung SGD Rain. Ah, sige. Hinga ko na. Pero SGD, nakabawi sila dun. Medyo napasobra lang din yung Lotak. Hindi yung sinasabi ko na minsan masyado naging confident yung Lotak, na masyado sila nag-rush into the towers, na napakalaki pa rin naman kasi ng possibility na makuha nun sila dito ng kill ng SGD talaga. Get, ha?
Pero maganda yun para sa kanila dahil yung pressure na pwedeng ibigay sa kanila ng LOTAC, medyo napigilan nila yung ages pa na kuha nila. And hindi pa sila nababasagan doon ng tower. Ano, ito 22-12, 11-game network lead side ng LOTAC. And LOTAC, ito naman lang, Temper Assassin sitting on the top network. At ito si Amat. Eh, si Ogre pa lang, hirap na silang patayin eh. Oops, pero wait lang. Sa mga kabilang side, kakasabi ko lang, hirap patayin yan, namatay. Namatay na naman at nabigyan nila yung Ogre Magi. At dito naman sa may taas, Shuan, continuing the push dito against SGD. Ano meaning ng LOTAC? Explain ba natin? Pwede ba yun? Zotac. Zotac yan, Zotac. Tingnan niyo yung logo. Parang video card. Pero wag ko na sabihin kung wag natin atakihin yung brand. Baka mapagalit. Wala ko alam dyan. Herbs nga pala yung pangalan. Herbs. wala ko sinabi. Sabi ko lang, LOTAC. The views and opinions of Michael Caster does not represent our company. Pero wait lang. Ito naman si Chuan. May stay ba dito sa taas? Pero tuloy-tuloy yung habol nila. Oop, Chuan. Tago lang. Pero wala silang vision dito rin. Oops. Meron. Pag nag-sentry, mali-mali yung sinabi ko at... Nakaramdam naman, grabe naman ito. Pwede pa click dun sa TA. Templar Assassin. 5-5. Wala pa ba siyang BKB? Ngayon. Pero ito na, LOTAC. Mukha nga unti-unti nga. Pero 11k net worth dito. Hindi maganda to ah. Kahit na lamang dito yung LOTAC, yung nabibigay nilang mga streak dito. Hindi basta-basta para sa SGD. Ngayon nga, 11k net worth ting hahatakin na nga. Pwedeng-pwede nang hatakin ng SGD. Pero ito. Tricore, mga kahabol at mga kahabol pa itong Draw Ranger. Excuse me. Pero again, welcome to game number 1 ng King's Cup. And best of 2, game number 1 pa lang to. LOTAC versus SGD. Sa mga bagong dating dyan, hello hello sa inyo. Magandang hapon. Naway nakapagmerienda na kayo. Pero the top assault on the tier 1 together with the Draw Ranger and the Wind Ranger, makakukuha na nga nila yung objective dito sa taas. Hindi pa rin ako masyadong sanay na balik na sa offlane si Shanks. Oops. Dito naman, may nakaabang ba? Okay, sa gilid. Nagsama-sama na sila, hindi nila iniwan. At mo, magtutuloy-tuloy sila dito sa tier 2, top tower. Ito lang naman yung magiging bawi nila. Makakuha sila ng towers, makapag-farm pa sila. Hanggat maaari. At patagal nila yung game. Dito naman sa may taas. Oops. Taas. Napatipi na kagad dito. Sila Earthshaker at etong si Ohio with the Deleshrak. They're trying to death the tier 1. Pero merong vision dito yung SGD. Alam nila nga may paikot-ikot dito sa gilid. Kailangan din mag-ingat dito ng LOTAC. Dito sa kabila, meron din. Nakaabang na. Ano. Pero Draw Ranger, di pa rin sila maalis din sa taas. Hindi nila aalisan yun. Aalisan lang siguro nila. Ayan, kakalis lang. Kakalis lang. Mga LOTAC naman. Medyo umangat na ulit yung creep wave. Tsaka yung sa may bottom lane kasi naka-push out. Kaya kailangan muna lang rin nila mag-defend. Lupit ata ng... Oh, ganda, di ba? Ruins yun. San yun? San ba yun, Rain? Kasi si Calves yung nagsabi nun sa akin na ito kasi yung shirt niya. Eh, di ba mahilig ako sa shirt na pang lalaki. So, yun. Man, pero wait lang, oh, Raven, Hurricane Pike na, and the smoke will come out sa side ng LOTAC. At LOTAC, will they try and find a kill dito sa side ng SGD? Pero mukha silang wala silang mahuli dito. Sakto ang lapagal lang na ward and the rest of SGD. Nasa kabilang mapa. Si Shanks, kung matatandaan nyo siya yung position 4 before ng SGD, isa sa mga maaalala sa kanyang hero is yung kanyang IO to Scar. Kaya medyo naninibago lang ako. Ano ito, meron ding smoke sa kabila or sa side ng SGD. Pero Roshan, na-try nila scout pero wala pa sila. Wala pang Roshan timer for now pero malapit naman rin mag-spawn. Meron. Din sa gilid, ayun, meron na. Kakalabas kailangan lang. Nilang makakuha ng kill dito sa LOTAC. Kundi sila yung makakuha nandito ng kill or pwedeng Roshan objective. Pero uy, may naikot. Kailangan nila mga minus 1 dito. Pero may naabangan, nasa high ground. Pero hookshot, umagot kay Ogre. Nandun yung Glimmer Cape. Pero nailabas nila. Ogre Magi, Earth Split, tumama. And then the rest of LOTAC will try to split up. Pero mukhang... Nako.
medyo lugi na sila dito kapag tinry pa nila to. Dito naman sa magigilid, Templar Assassin, ang double lumaban, may narinig akong stun, and dun yung kiting potential ni Raven, pero Nasjo with the Reaper Sight, on to Ohio. Meanwhile, the clockwork is down, Templar Assassin trying to take down the Wind Ranger, pero ito yung sinasabi ko. Sa dalawa, mama, enough ba? Yun lang. Ba't kaan dyan sa taas? Na-stack sa dulo o sa bundok. Eto nga si paring Eyo, pero ang ganda pa rin na nangyari. Hindi pa sila tapos. Tuloy-tuloy kami ang kasiyahan dito ng Lotak and four heroes dead sa side ng SGD Rain. Ano nangyari doon? Eto yung sinasabi ko na nung nag-try na sila tapos wala silang nakuha doon. Yung una pala na na-break yung smoke nila, ang nakuha, ang una pa nila nakita Ogre Magi. Sure naman yun, hindi nila mabu-burst down yun. Tapos maganda yung naging positioning doon ng Lotak na magkakahiwalay sila. And si Templar Assassin, nakapag-backdown agad siya doon sa may tower. So, makto pa na nandun na si AU. Na, medyo napatagal pa nila yung laban. Tapos nung ready na sila, nakapag-commit na itong si SGD, kahit yung carrot na bigay na rin, doon na sila lumaban. Yun na yung perfect timing sa kanila para i-commit yung pwedeng-pwede nila makuha ng mga kills doon. Ito na, yung Lotak going for the tier 3 mid tower and the stun or the lockdown wala, pero ito ang palos na ng Earthshaker lalo na may aga ng Sceptre. Yaman ni Eyo, patingin kay Eyo, ES, number 3. Number 3. Yan. Ayun, aga ng Sceptre, aga ng Spurs. Hindi kasi... At nasakit. Sasaktan ka talaga, pero 26 and 16, 14k network lead. Sabi nga, dito nagsimula ang lahat. Yung Ogre Magi, nakalabas pa doon. Tinry nilang i-burst, pero nasawi itong SGD. Dito naman, natin sa may gilid gilid. Oops, balik tayo. And Aegis Advantage, still sitting on the side of Lotak. Habang SGD naman... Mga nga tatry nilang i-go to si Ohio. Ohio, walang mana yan, ha? Yung mananalo dito sa King's Cup, didiretso sa Dota Summit. Sabi ni Prince Glian, yayamanin si AU, naka-golden na Mau. Bili ka rin, Glenn! Bili ka rin! Hello, shoutout nga pala dyan sa baby mo, yung anak nyo na may lumaki ng healthy at Dota player din. Turuan mo na mag-Dota, anong Glenn? Lalaki? Lalaki, lalaki. Sa kanya pang anak si Sven? Si Sven? Oo. Oh. Ay, hindi. Ano nga bang pangalan ng anak mo, Glenn? Nakalimutan ko. Basta may, may lagi nag-chat before si Sven yung pangalan ng anak niya. Hindi ko sure eh. Meron nga Aleria, pinangalan sa anak niya. Si, yung anak ni Kuko, Lyra Raleigh. Pero, yayawan na yan. Glenn, nandito na, kakaumuwi ng Pilipinas yan si Glenn. Kaso, yun, kinakancer na sa MMR. Hello nga pala sa MMR mo, Glenn. Umuwi siya ng Pilipinas, nahirapan na sa sea. Pero dito, tier 1 na mid-tower, ginagalaw na or kinukuha na ng SGD. Pero, kaya mo na nito. Panggatas na lang kesa mo. panggatas na lang. Well played. Pero to tier 1, the attempt on the tier 1, nandito sa side ng SGD. Makakukuha nga nila. At hindi na kinontest ng Lotak. Ah, yun pala yung name. Prince meron, Lin. Meron nag-chat dyan eh. Pangalan Sven yung name ng anak niya. Sven? Sino nga ba yan? Hindi ko ma-recall. Diba? Meron. Kayo ata ni Calbs nagka-cast nun eh, Sven. Basta lagi may nag-chat pag nagka-cast kami ni Calbs. Yan na, Prince Kung Lin. Kanino puman pong anak si Sven. Mag-away-away na lang dyan. Pero Chuan may nakuha doon at 1-for-1 exchange sa dalawang side. Prince Glit. Ayun, Prince Glian. Tapos lagyan mo na lang junior yan, di ba? Junior. Tapos papalitan mo na. Ayan, hello, hello. Good luck sa'yo. Good luck sa baby niyo, Glenn. Mm-hmm. Buti, walang laman yung core. Dito naman, Templar Assassin. Ang lalim niya dito. Push out na lang muna ng lanes para sa Lotak. Kasi nababasagan sila, nababasagan ng tower. Pero hindi sila pwedeng maubos sa clash. Nang wala sila. Nang walang. Walang buyback. Delikado nga sila, lalo na Necropos din nakakakuha din ng streak dito at Outer Shrine kinokontrol or Outer Map control ng SGD, tinatanggal na. Medyo late na po ata kayo. Hindi kami late. Alas 3 kami nag-start. Meron pong Montalban, Sven pangalan ng anak niya. Grabe naman, mga Dota Lords talaga kayo. Pangalanan ko anak ko, Bone Clinks. Hindi, sa'yo si Rigor. Si Rigor? Ba't Rigor? Hindi mo alala si Rigor? Rigor Stonehoof ba yan? Hindi ah. Diba? Dota yun. Di, ano ba yun? Hindi mo alala si Rigor? Rigor yun! Rigor. Rigor. Pangit pag Rigor eh. Rigor. Rigor. Rigor dapat. Pangalan nga ng anak mo yun.
Pang-watch. Rigor? Kailan naman si Rigor? Sino ba si Rigor? Si Earthshaker. Earthshaker. Rigor Stone. Oo nga, Earthshaker nga. Rigor Stonehope. O, Rigor. Sige, so, Rigor eh. Rigor tayo. Rigor Stonehope. Astiga yung Rigor. Pang-watch. Pero hindi ko pa pangalan sa anak ko yun. Tama nang sa'yo lang. Huwag naman sa anak ko. Uy, ay, ay. Pero yan na, back to the ball game tayo. It's 27. Yung kay Vengeful Spirit, ang hirap ng pangalan eh. Ano pangalan ni Vengeful? Hashtag. Ayun, no? Ayun, alam ko na. Strategy War. Si Strategy War pa pangalan ko. Si Bloodseeker. Stiger Wigger. Strategy War. Tawag ko doon, Strategy War. Ayan, no? Ayan. Shedelzer Silkwood. Shedelzer Silkwood. Strategy. Oo nga, Strategy War. Strategy War ba yun? Strategy War. Nabasa ko dyan, Strategy War eh. Ayun, no? Strategy War. Stiger Wigger. 31 minutes in, 27-17 yung score natin. 18K gold advantage para ngayon sa Lotak. Pero medyo nahihirapan pa sila dito mag-close out ang game. Na ito, tinatry pa rin nila nga laban. Mid lane or feed. Gusto mo bang kamuhiang ka ng anak mo? Si Tapico Takupe. Hello kay Tapico Takupe. Ayan. Pero ito, tingnan natin. Takupe? Takupe ba? Takupe. Ano ba sinasabi mo? Tapico! Masabi mo, Tapico yung una. Hindi, yung sinabi mong pangalawa. My God! Takupe nga! Ano ba sinabi ko? Sa mga nakarinig, please don't clip. Don't. It's bad. Wazi-wazi. Wazi-wazi. Nevermore. Wag naman Nevermore. Mukhang ginawa niyong demon. Crestfall maganda. May Crestfall ako. Si Ryland. Yung mga normal na pa. Proudmore! Pwede pa yung ganon. Proudmore. Pwede pa. Sure. Missionary Retriever. Missionary Retriever. Yun yung dating heart. Missionary Retriever. Missionaries. Diba? Sa, diba narinig nila? Sa mga narinig, please don't clip. Wag. Si Bolgin. Si Bolgin. Lalo si Bolgin. Oo, si Witch Doctor. Tapi ko, ano ba? Mga tenga nyo, magsilinis nga kayo. Magsilinis kayo ng tenga. Kulang lang kayo sa linis. Kakadota nyo yan eh. Sinesearch yan yun, diba? Si Chaos Knight. Chaos Knight, oo, nesearch. Hello, name ng daughter ko is Ember, huy. Ayan, shoutout kay Baby Ember. Grabe, Ember. Wala akong pinangalanan. Pero maganda yun ah, Ember. Ember, pangalan ng babae. Daughter. Ayan. Ewan ko sa inyo, bahala kayo. Na-judge na naman ako ng wala sa oras. Kasalanan mo yun. Hindi ko naman alam. Binabasa ko lang yung mga pangalan. Oo nga, kulang nga sa toothbrush. Kulang lang ako sa toothbrush. Natagaluhan ko nga ito ng toothpaste. Ano lang, yung place na toothbrush. Ano name ni Tinker? Hindi ko alam. Bunso namin si Alab Aquila. Uy, grabe mga pangalan. Alab Aquila. Grabe ha, grabe mga pangalanan nyo ha. Since wala naman nangyayari sa mga papa masyado. At tinatry pa rin nila. Eto nga Lota, kinokontrol na nila yung outer lanes ng ano ha, ng SGD. Kailangan kasi nila mapush out lahat ng lanes eh. And eto SGD, hindi lalaban to. Maglalaban, pwede sila mag-smoke kagaya ng ginawa nila. Naku. Uy, talon-talon lang. Sa may, alam nila kasi na medyo nag-overcommit rin minsan yung Lotak. Pero yun, das na gamit nila. Hookshot, umabot pa dito. Kaya paring Ohio, pero Ohio makakatakas with the four staff at field attempt. Galing dun sa hookshot at neto ni Clockwork. Sabi ni Baby Ember, Ember Spirits, my favorite hero tapos nung pinanganak ng misis ko September. Kaya pala, pero wait lang, mahuhuli na naman ba mga bibig niya? My God! Jimuel! Kamuntikan si Januel nga. Januel. Sino ba si Jimuel? Januel. Jimuel. Ewan ko bakit Jimuel yun. Pero ito na yung side ng Lotak. And then the Blink War, tapang naman ni Nasjo. Pero Nasjo, nahuli dito ng Yules. Ayun nga lang, di na itutuloy ng Lotak. Yun. Pero alam nila na commit na yung Tombstone. Another teamfight ang pwede nila pilitin dito. Itong si Raven, oh. It's the Lincoln Spear and the Cheese. Pero yun. Meron siyan pa. Tamang-tama yung timing. Alam nila na medyo mahihirapan mag-commit ngayon dito yung SGD. SGD. Na-push out nga nila. Lahat ng tatlong lane na from top. Anak top pala yung... Anak ni Manny. Jimuel. Ayun, anak ni... Tatlong lane ha. Nandito yung wave.
on the side of Lotak, and Lotak now taking the Roshan. So tingnan natin. Dati normal lang mga pangalan, ngayon malalaman. Pero mahirap din kasi ito eh. Oh, mukhang nagko-contest dito ng malayo KKB. Pa si ano ah. Si AU. Pero BKB, na-try nilang i-go. Hookshot onto the Rosh Pit, pero wala silang nakakuha dito. Pero and pwede nila ituloy. Pero tingnan natin, ipapasukin pa ba ito ng Lotak. The Tomb, nailatag na Fission na doon. Eko na! Uy! Ganda Yules! Nahuli, pero yung Aegis, wala pang nakakakuha. Sino makakakuha? And the Aegis of the Immortal, nakakuha ni MCY. Pero the Roshan will go to the side of SGD, and Lota, kailangan na nilang tumakas muna. Ginugulo na nga multo. My God, the zombies! Zombie apocalypse tuloy-tuloy at wala nga kawala. At clockwork lang yung nakuha nila dito. Raven naman tuloy-tuloy yung chase nila, and the silence is in, pero Raven makakaligtas lang. Grabe, napakagandang heals yun coming from SGD. Sila pa yung nakasecure. Yung Drow Ranger pa yung nakasecure doon ng Aegis of the Immortal. Gandang pike out niya rin doon. Wala pang ang napatay lang sa kanila, Clockwork. Sobrang sulit nun. Tingnan, 25 on to Raven. Na waiting for Maelstrom. Pero ito, wala silang Aegis advantage. Yun nga yung kinapangit dito. At 28 and 17 na, 22k net worth sa Lotak. Pero lumalaban pa rin ang SGD. Yung pa-echo ka na, biglang may nag-use. Sabi ni Jeff, pa-echo ka na lang. Late na eh. So, oops. Sa gilid. Ito si Templar. Sakit na rin ng dami ng Templar. Now, going for the Moon Shard. And yung last item. At Lotak, what will you do at the 37-minute mark? At pumapalag-palag pa itong SGD at hindi pa sinusuko ang bataan. Pero ito naman, Ohio. Kailangan nila malapitan ng maayos yung Drow Ranger. Pero ito, BKB fresh na fresh from the market. And Leshrac, tanong kung magagawa ba sila. Pero ito, may nakita silang tatry nila victimize. Pero andito na si Kiri. Oh, okay, shot. Yung Drow Ranger na iwanan sa kita. Pero yan, ginagaw na nga nila MCY, Yule Scepter, enough pa yung setup nila. Op, enchant, and then Aegis will be pop. Sobrang saglit lang ng Tombstone ngayon, Drow Ranger. Kino pa nga, and surprise coming from AU on the other side. Nakakuha nila yung malaking isda sa side ng SGD. Another one. Wala pang buyback ngayon yung Drow Ranger, patay pa dito. Yung Undying at nagamit pa yung Tombstone. Pero yan, pinilit na yung buyback onto Undying. Tanong, may gagawin pa ba ito? At mukhang Lotak, handa na nga pumush in dito sa high grounds ng SGD without the Drow Ranger. Ito, nakuha na nila yung lane of Rax. Pero wala silang magawa dito. Top lane naman, tinatrabaho na ni Ohio. Meanwhile, mid lane, sabi ni Raven, tuloy-tuloy din tayo sa pagtatrabaho. At wala nang mid lane Rax for the side. Pero hookshot, umabot. BKB, laban. Laban! Pero yan na yung Fissure. Tumama sa tatlo. Purado na yung isa. Will you make it a three? Pero etong si Jamuel, medyo makunat-kunat. And then the rest of Lota going for the top tier 3, and it will be taken down. Rain, ano nangyayari? Karet na ilatag nila. Nas Joe na mega kill. Pero yun lang, nandun yung burst. Ayun na si Eko Slam. AU Slam on to 2. At yun na nga, nawakwak yung dalawa. Buyback kinumita kagad dito ni paring Nas Joe. At makukuha naman nila yung Earthshaker. Pero ang laki nung damage na binigay nila against SGD. Pero nag-buyback dito yung Temper Assassin. Nasaan ka na? Nandyan, ha? Pero dito sa may likod, may nakakuha na naman. Back to the ball game. Sabi dito ni Paring Templar, the multiple buybacks will come out. The win or the Drow Ranger is out as well. At ano nang gagawin nyo dito? Ngayong wala na namang core. Dieback na yung DR rin. Siguro, sobrang crucial kasi nun, napagkakamatay niya dun sa may mid lane. Nag-backdown na yung mga kaumpi niya, nag-stay pa rin siya dun. So, top lane of Rocks, kinukuha na, Wind Ranger may attempt pa rin, pero hookshot, tumama na naman, Yules nandun, andun na naman, si AU, pinasok na naman yung dalawa, breaking down, 4 on the side of SGD, and the last man standing will be taken out, and GG will be called. Game number 1, mapupunta sa side ng Lotak. Yung Drow strat nila, hindi kumana rin. So, ano masasabi mo sa overall game natin?
Yung sa una naman, nasa Lotac naman talaga yung game natin. Nakita naman natin, laning phase pa lang. Sobrang napahirapan nila yung SGD. Pero nagkaroon kasi sila ng turnaround. Nung kasi nag-overextend na rin, lagi yung etong si Lotac dun sa may top lane na napatay si Ohio. Naging overconfident ka. Pero yung pinaka ano nang dun sa SGD, hindi ko masasabi na mananalo sila. Pero nandun yung chance sana na manalo sila. Kung hindi nangyari yun, sobrang crucial na pagkakamatay ng Draw Ranger dun sa may mid lane. Na nakita niya eh. Nakita niya na yung dalawang heroes dun ng Lotac na kinukuha na yung Clockwork. Eh. Nakapag-hookshot out lang. Pero nagstay pa rin siya dun sa may mid lane. I don't know why. Kahit meron siyang AG, sobrang bilis niya patayin dun. It was game number one, well said, Rain. At babalik kami for game number two ng King's Cup. It's Lotac versus SGD game number two. Hindi, mabilis lang yun. Huwag na natin iputulin. Tuloy-tuloy na natin. Sige, tuloy-tuloy na natin. Hello, kaya T-Balita. Wait lang. Tago mo yun. Malamig kasi. Nilalamig ako sa kaumuulan. Pero ayan na, hello, kaya T-Balita. Medyo mabilis. Mabilis lang yan. Ano lang naman di, best of two. At meron na rin namang lobby, ano, 8-10 na rin. Ayan, medyo mabilis nga. Or, sabati, muna. Tapiko! Hello kay Tapiko. Okay na, hindi ko nadudugtungan. Baka ano pa yung masabi ko, ma-judge na naman ako ng wala. Oh, back to Dota names daw. Kay Lilo70709, hello sa inyo. Nag-qualify kami sa FEAR. Ayan, so yung grand finals gaganapin siya sa Malaysia on November 9 to 11. Ayan, big time na si Rain. Okay, ano dyan? Pero sino ba mga possible na kalaban nyo? TNC nyo Amazons, Pacific Pink, Boson, Psych, tapos War Gods. No. May pangalan din pala yung kalaban nyo dyan. Nawala tapos meron pa dalawang taga Malaysia. Si Fire Sky PH, parang naalala ko to. Kasagsagan to ng ano. Nawala lang ako saglit. Bumilog na ka na, Orb. Shout out sa'yo kay Fire Sky. Fire Ski PH. Hello sa'yo. Fire Ski PH. Tapos yan, sa mga malapit na yung grand giveaway ko ng isang SteelSeries headphone na Artist 5 and tatlong Arcana, dalawang jug, isang SF Arcana. All you have to do is like my Facebook page at StatsGirlRain. Doon na kayo pwedeng makikita nyo naman yung main post doon kung paano sumali. And be sure na manood kayo ng mga streams ko. Minsan nag-random giveaway ako at sumali kayo sa mga lobby. Ayan, nakita nyo kung gano'ng kahina yung morphling ko kagabi. Mukhang gutom na siya. Ayoko na ng katapat ng rigi at Pudge. Sinusumpa ko ba? Kalaban nyo, Ricky at Pudge? Oo, karab ko. Ewan ko, hindi, mali ko din yun. Na-overtilt ako ang ginagawa sinusugod. Basta, it was my fault. Hashtag tapos, tilted. Hashtag wag rin kalimutan na sumali sa community. Yan, yung Wolves of Ice Rock. Nandun si Calbo. Si Calbs. Dapat, ano eh, dapat nandiyan na yung sa gilid eh. Lagay natin. Pero yun, sa mga... malay niyo next time magpa-tournament ako. Ayan. Dun sa mga kasali sa Wolves, ayan. Pwede sa, nga. Daily tour, ano, 5v5. So, lobby. May lobby tayo. So, pero lagi naman ako nagpapalabi. Alam niyo naman yan. Yung mga lagi nakasali, yan sila Mamorina, si Noriel, si Jack, Dotto. Yan yung pinaka-isa sa mga pinaka-active. Post-fight pa rin ba ako? No, nagbalik na ako ng position 1. Nako! So, yung lineup namin. Position 1, nako. joke lang. Yung lineup namin post 1 nako, post 2 namin is si Mikan or si Bingkat. Yan, dalawa salitan lang sila. Pero dun sa naging qualifiers namin, si Mikan yung lumaro. Tapos position 3 namin, si Madam Inma Mendoza. Si Inma. Position 4 namin is si Ishi, kung na-miss nyo siya. Ayan. Tapos, syempre, yung aming post-vibe, ang pinaka-sexy namin na captain, si Captain Yula. Ayan. Etiola. Si Etiola. Etiola. Ayan. Rain sexy. Oo, kasama namin si... Yan, kasi inaaway nyo ako na mataba ako. Payat naman talaga ako. Huwag nyo nga sa Rain na mataba. Yung ako, yan, pumayat na si Rain. Hindi, naka-block ka kasi. Hindi, payat talaga ako. Ikaw walang mataba dito. Wala si Kams eh. Hindi, pero... Hindi, pero si Ishi yung position 4 namin. Pwede nyo asahan yung kanyang malulupit na mga hooks sa kanyang badge. Ako? Oo. Badge lord ba si Ishi? Badge wala lord. Siya mag-badge. Sonic Sassi. Parang ako lang pala. Pero yun lang. Batid team namin is Doa. Sa mga... But, anong nangyari sa Car 98?
Hindi, parang mas tinake lang namin yung name na Dowa. Meaning ng Dowa. Bilis na! Ipaalam na natin sa audience. Ano meaning? Yung Dowa kasi ay ang original na team members niyan, sila Yula. Yung mga dati pa kilala, yung sa mga nakakasubaybay sa mga... dati pa yan, so Dowa. So, yung ibig sabihin ng Dowa, dahil... Si Laola nagpangalan to. Natawa lang din ako nung nalaman ko. Yung Dowa pala is Dota O ako. Dota O ako? Oh. Oh my God. Seryoso. Natawa din ako nung nalaman ko. So, team talaga siya nila Yula. Tapos parang kami lang yung ngayon na lumalaro. Kala ko dito on arrival. Dead or alive nga. Dead or alive. Dinatanong din nila. Yun pala yung ibig sabihin ng Dota O ako. Pero ngayon, hindi ko sure kung yun pa rin. Pero sa tingin ko, yun pala. Yun ba rin yung ibig sabihin nun? Ayan, so at least na... Wala pa ba? Ako rin, ako curious din ako. Sabi ko, ako din. Sabi ko nga, wala, ano ba ibig sabihin ng Dowa? Dota ako. Pala yan pag in-announce kayo. The winner. Dowa lang. Dowa lang. Ano grab winner ka naman. I-announce lang na, here are the representatives of Dowa. Ganyan-ganyan lang. Ayan, guess mo yung buong team ng Dowa. Hindi mag-guess. Ano eh. Dalawa lang kasha. Yung isa kasi si Mikan taga... taga saan pa? Basta taga CDO ata. Hindi ko sure. Basta malayo. Taga malayo. Taga malayo. Yan yung pinakamalapit. Taga malayo. Ayan. Hello, hello. So, huwag nyo kalimutan. Follow nyo si Rain. Stats Girl Rain. Facebook niya. Like nyo na rin. Doon siya nag-stream. Follow nyo na rin. Siyempre, basta yung grand giveaway ko is on October 19, 6 PM. So, huwag nyo kalimutan na manood. Okay. Tournament yun. Fear Dota. Something. Tapos po ako naman mag-aano. Sa 19 yung giveaway mo. Oo, no? 19. Kailangan kong bumawi. Bawal sabihin yun. Secret lang. Basta yung giveaway ko is sa 19. So, kailangan nyo i-like yung aking Facebook page. Basta nandun naman yung mechanics dun eh. Ang alam ko, number one is kailangan nyo i-like and follow yung aking Facebook page. Tag din. Follow yung main Facebook ko. Number three is share on public. Tama ba ako? Public dapat. Kailangan, basta guys, kung ano man yung, tas kailangan nyo mag-tag ng 5 friends sa comment section. Basta tandaan nyo lang, nasundin nyo yung ating rules. Uh-oh. Kasi, sayang naman pag natawag kayo, tas check ko kasi yun, kung shinare nyo, sayang naman. Sayang na sayang talaga. Paano kung ano, kung hindi na kano, i-re-roll? Oo, kailangan siya i-re-roll, hindi nyo, huwag nyo, ganun. Basta, kung matawag kayo, or ano, basta ang kailangan nyo is naka-stay kayo din sa stream na yun. Magta-try nga ako. Mag-stay tayo sa stream. Tapos sasalay na joke lang. Bahala na kayo dyan sa mga. Pero yun na nga. Kaya ako naman din. Like nyo na rin yung page ko. facebook.com/urbiseffect. Doon ako nag-i-stream. At magbabalik na akong stream. Baka next week na. 10 days na ako hindi nag-i-stream. Ngayon ko lang lapag tanto-tanto. At Ate Rain, kahit ang taba mo na. Ako, hindi ba ako? Lumayat na ako ah. Laki ng pinahit ko na nagkasakit ako eh. Yan lang. Sana. Walay, de. Wag. Sobrang magkasakit. Para pumayat naman ako. Sira. Nasa Pilipinas Sang linggo ako nagkasakit. Gusto mo ba yun? Wag. Nasa Pilipinas na ba si Ishi? Hindi si Ishi. Kailan niya mamimit sa ano pa? Pupunta lang siya sa Malaysia. Diretso na siya ng Malaysia. Yan ba yung Jacob? Basta sa mga gusto maglaro ng... maglaro ng lobby, mamaya mag-stream ako nun. Wala pang ano, hindi pa sila start. Pa-refresh. Pa-refresh, 10-10. Ayan. So, yun. Buti pa yung grabe naman yung merch. Anong Jeja? Hindi eh, sa ano to? Raw et Gen ba? First my phone. Madami ba silang madami silang magandang design? Oo, tatlong shirt. Tapos yung isa kong shirt libre. Yee, thank kailangan, you. Kailangan ko bumili ng mga bagong shirt. Hindi, kasi yung mga shirt ko talaga, panalaki. Ganun talaga ako.